Angelus POV. Oh, Angelu, ano nangyari sa kamay mo? Nag-aano lang talong ni Nana na maabutan itong ginagamot kong aking sugat. Nasugatan po kasi ako sa baso, Nana. Yung pinadamong juice na tapon ko kay Ma'am Sarah kaya nabasag yung baso. Hindi ko po sinasadya, Nana, pero mukhang galit na galit sa akin si Sir Austin. Umiiyak kong sumbong dito. Ayoko pong mawala ng trabaho, Nana. Wala na po ako ibang mapupuntahan. Lumapit si Nana at niyakap ako. Dahil sa ginawa niya, lalo tuloy ako napaiyak. Pakiramdam ko, nakahanap ako ng kakampi sa katauhan ni Nana. Tana, hindi ganon si Sir Austin mo. Mabait na bata yung alaga ko, baka nagulat lang kay akala mo galit sa'yo. Hayaan mo bukas, kakausapin ko. Umiling-iling ako. Huwag na po, Nana, okay lang naman po ako. Sigurado ako galit si Sir Austin sa akin dahil sa masasakit na salita na lumabas sa bibig niya. Gusto ko po sana isumbong kay Nana ang mga sinabi ni Sir Austin sa akin, pero pinili ko na lang sarili nito. Di naman to makakatulong sa akin. Baka mas lumala pa ang galit ito kapag nalaman niyang nagsumbong pa ako. Pagkatapos kong gumutin ang aking sugat, dumiretso na ako sa aking silid. Sabi ni Nana magpahinga na raw ako at sila na raw bahala. Ayoko pa sanang pumasok pero nagpumilit si Nana. Sinunod ko na lang ang sinabi niya dahil natatakot ako kung makita ulit si Sir Austin. Ang isipan ko pa lang na makita ang matatalim itong tingin sa akin, kinakabahan na ako. Para na lang kaya kung sigawan pa niya ako ulit. Kabilin-bilinan pa naman ito kanina na huwag ako magpapakita sa kanya kung ayaw kong mawala ng trabaho. Kaya mas mabuting umiwas na lang din ako. Ilang minuto pa lang ako nakahiga sa kama pero agad kong hinigo pang antok. Ngayon pa naramdaman ang pagod sa aking katawan. Simula kagabi di maayos ang tulog ko dahil sa nangyari sa pagitan namin ni Na Chang at Chong. Napaiyak ako na maalala ko ang nangyari kahapon. Bakit kailangan mapagdaanan ko ang lahat ng to? Masama ba akong tao? Simula nang maliit pa ako hanggang ngayon, pakiramdam ko walang may gusto sa akin. Lahat na lang ata ng tao, inaayawan ako. Si Chang na siyang nagpapalaki sa akin. Pakiramdam ko napipilitan lang din naman. Wala akong maramdamang pagmamahal mula dito. Dinadaya ko lang sarili ko na mahal ako ni Chang. Ano bang naging kasalanan ko sa dati kong buhay at pinaparusahan ako ng ganito? Hindi ba ako pwedeng maging masaya? Hanggang ngayon, binabagabag pa rin ako ng mga sinabi ni Chang sa akin. Ano ang kasalanan niya at humihingi siya ng tawad sa akin? Ano ang dapat kong matuklasan? Kung ano-ano ang katanungan ang pumapasok sa aking utak hanggang hindi ko namamalayan nakatulog pala ako. Hating gabi na magising ako dahil pakiramdam ko, kinakapos ako ng hininga. Nanakit ang lalamunan ko at pakiramdam ko ilalagnat din ako. Gina! Mahinang tawag ko kay Gina. Nauuhaw ako at gusto kong uminom ng tubig. Baka sakaling maging maayos tong pakiramdam ko kapag nakainom ako. Gusto kong gisingin si Gina dahil natatakot akong pumunta sa kusina. Ang laki pa nitong bahay ng mga Valderrama. Nakakatakot lumabas mag-isa. Gina, nauuhaw ako. Samahan mo ko, please. Sinubukan ko siyang gisingin pero tulog mantika atang babaeng to. Siguro sobrang pagod din ito ngayong araw. Marami din kasi kaming ginawa kanina. Napabuntong hininga na lamang ako. Nakakaya naman kung pipilitin ko pa itong gumising para lang samahan akong uminom ng tubig. Bago ko lumabas, nilibot ko muna ang tingin ko sa loob ng silid. Baka kasi may dalang tubig si Gina dito pero wala ako makita. Natatakot man, kailangan kong lumabas para makainom dahil sumasakit ng lalamunan ko sa sobrang pagkauhaw. Siguro naubos ang tubig sa katawan ko kakaiya kanina. Madilim ang paligid. Tanging ilaw mula sa labas na nagbibigay liwanag sa loob. Maingat ako naglakad dahil natatakot akong makalikha ng tunog at baka makaistorbo pa ako sa natutulog. Bukas, bago ko matulog, sisiguraduhin ko talaga may tubig akong dala sa room ng silid namin ni Gina. Minsan nagigising kasi ako ng madaling araw dahil nauuhaw ako. Noong doon pa ako sa probinsya, palagi ako may dalang tubig sa kwarto ko. Pagdating ko sa kusina, agad kong kumuha ng baso at malamig na tubig mula sa ref. Inubos ko lahat ng to dahil pakiramdam ko tuyong-tuyo ang lalamunan ko. Hindi pa ako makontento. Umipis pa ulit ako at inisang lagok ulit ito. Nanatili muna ako saglit pagkatapos kong uminom. Madilim din sa kusina. Tanging ilaw mula sa nakbukas na ref. Ang nagbibigay liwanag dito. What are you doing here? Ay, kalabaw! Nabitawan ko ang basong hawak ko. Sobra ako nagulat na may nagsalita sa aking likuran. Shit! Malutong na mura nito. Biglang may bumukas na ilaw. Gano'n na lang ang palalaki na mata ko na nakita ko ang taong nakatayo sa harapan ko. Seryosong nakatingin ang matiim nitong mga mata. Tila nagtatanong ko anong ginagawa ko ng 10 oras ng gabi dito sa mansyon nila.
Hahakbang sana ako para lamayo sa kanya, pero agad niya akong napigilan. Nang tumingin ako sa mukha niya, nakita ko ang pag-igting ng mga panga nito. "Don't move," Marieng sabi nito. "Po?" Naguguluhan kong tanong sa kanya. "I said don't move. May bubog malapit sa paa mo." Strikto nitong sabi at tila naiirita pa nang gumalaw ako. "Wala ka ba talagang ibang alam gawin dito sa bahay kundi yung magbasag ng mga gamit?" Malamig ni Austin na sabi, pero may halong sarkasmo. Pinipigilan ko ang sariling sumagot sa kanya. Kasalanan ko ba kung nagulat ako dahil bigla siyang susulpot sa likod? Mabuti sana kung binuksan niya munang ilaw bago nagsalita para hindi malang ako nagulat. Tuloy na basag ang basong hawak ko. "Sorry po sir, nagulat po kasi ako kaya nabitawan ko yung baso." Mahina akong sagot sa kanya. "Sorry? Mabubuo ba ang baso ng isang sorry mo? Bakit ba kasi hindi ka nag-iingat? Hihintayin mo pa bang masaktan ka or makasakit ka bago ka pa matuto? Hindi lahat na dadaan sa isang sorry lamang. Kung nasugatan ka, maghihilom ba ito sa simpleng sorry mo?" "Ay, hala!" Natutop ko ang aking bibig. "Bakit parang may hugot si sir?" "Baso po ang pinag-uusapan dito, sir. Gusto ko sanang itanong pero nanatili ako na kayo ko. Hindi ko kayang tignan ang mga mata ni sir na nakatitig sa akin ngayon. Pasensya na po sir, lininisin ko na lang po. Mag-iingat pa po ako sa susunod." Nakita ko pa ang pag-ismid nito. Ang dating ekspresyon ni Austin na palitan ng pagkaaliw. Nakita ko pinipigilan nito ang matawa. "Sorry na naman? Wala ka bang ilang alam na salita, puro sorry lang?" Tanong ni Austin na tila natutuwa sa akin. "Bakit po sir, ano po bang gusto niyong marinig? Dapat lang naman po talagang mag-sorry ako dahil di ko kasalanan. Ikaw nga dyan dapat humingi ng pasensya dahil kung di mo ako ginulat, eh sana di ko nabitawan yung baso. At kung sana hindi ko to nabitawan, hindi to nabasag. Tsaka tama kayo na hindi ko pa mabubuo yung sorry itong nabasag na baso. Hindi rin ito kayang hilumin ang sugat mo pero kayang pahilumin ng simpleng sorry ang sugat sa puso." Mahaba kong litanya sa kanya. Gusto ko tumawa sa naging sagot ko dahil nakita ko na lalaki ang mga mata nito. Ano ba itong pinagsasabi ko? At bakit nasali ang puso? Bigla tuloy ako napahugot dahil kay Sir Austin. Kumunot ang noon nito at nakita ko umirap ito sa akin. Tinaasan pa ako nito ng kilay at inikutan ang mata. Sabay tuloy kaming napatawa sa ginawa niya. Akala ko talaga huling araw ko na dahil sa paglilita niya ko. Mabuti't biglang nagbago ang ihip ng hangin. Di man pala nakakatakot tong si Sir. Siguro nasabi niya lang yan kanina dahil nag-aalala siya kay Ma'am Sarah. Kasalanan ko din naman dahil hindi ako nag-ingat. Nga pala, Sir Austin, pasensya na po kanina. Hindi ko po talaga sinasadyang tapunan ng Diyos si Ma'am Sarah. Hinging paumanhin ko sa kanya. Malalaman mo talagang mahal nito si Ma'am Sarah. Dahil simpleng pagbigas ko palang sa pangalan nito, biglang sumigla ang mukha ni Sir. Ang swerte naman ni Ma'am sa kanya. Sa bagay, tingin ko, swerte din naman si Ma'am kay Sir Austin. Wakang mabait naman to. Ang lambing pa nga sa kambal na anak ni Ma'am Sarah. Ang sweet at tatay pa ang tawag ng mga to kay Sir Austin. "I'm sorry also for being harsh on you kanina. I don't mean to be rude, it's just that I am protecting Sarah. Nag-alala kasi ako baka nasugatan to." Punong-puno ng pagmamahal ang pagkakabigas nito sa pangalan ni Ma'am Sarah. "Okay lang po sir, naiintindihan ko po kayo. Ganun naman po talaga pag mahal mo isang tao, handa kang proteksyonan to. Sige po sir, nilinisin ko na po itong nabasag ko. Paalam ko sa kanya at saka maingat kong anihakbang ang mga paa ko para kumuha ng palinis para dito. Di ko tuloy mapigilan ang pagbangga ko kay sir. Minsan lang sa panahon ngayon ang handang tumanggap sa mga single mom, pero iba si Sir Austin. Kita mo pa lang sa tingin nito kay Ma'am Sarah na halatang mahal na mahal niya ito. Sana makahanap din ako ng isang Sir Austin sa buhay ko. Yumamahalin at papahalagahan ako. Yung tipong kaya ko ipagtanggol kahit kanino." Mabilis tumipas sa mga araw. Hindi ko na malayan na magtatatlong buwan na pala ako dito sa manso ng mga Valderrama. Noong nakaraan, tumawag ako kay na Ate Pat. Kinumusta ko si Chang, ang sabi niya, umalis na raw si Chang sa bahay nila. Wala ding nakakaalam kung saan ito pumunta. Di rin naman kasi close si Chang sa mga kapitbahay kaya siguro wala itong sinabihan. Kahit di maganda ang trato ni Chang sa akin noon, hindi ko pa rin maiwasan na hindi mag-alala sa kanya. Kahit papaano, malaki rin ang utang na loob ko dito dahil inalagaan niya ako nung maliit pa ako. Nakiusap na lang ako kay Ate Pat na sakaling may balita siya kay Chang, sabihan niya ako. Gusto ko kasi padala ng pera sa Chang para may panggastos. Naisip ko baka umalis to ng bahay dahil naghanap ng trabaho. "Uy girl!" Panggugulat sa akin ni Gina.
Halos mahulog ako sa kinaupuan ko sa pagkagulat. May pagkaloka-loka din kasi ang babaeng to. Pero in fairness, masaya siyang kasama. Palagi ako natatawa sa mga kalokohan niya. Kung ano-ano din kasi ang lumalabas sa bibig nito, yung iba nga bastos na. Kaya minsan napapagalitan to ni Nana kapag narinig nito na kung ano-ano ang tinuturo ni Gina sa akin. 3 taon ang tanda nito sa akin kaya close kami dahil di naman nagkakalayo sa edad. Halos magkasundo kami sa lahat ng bagay maliban sa pagiging bastos nito kung magsalita. I mean, yung mga jokes niya may laman, palaging double meaning. Ano ka ba naman, Gina? Nanggugulat ka na naman eh. Riktamo ko. Ilang beses ko na itong sinasabihan na huwag akong gulatin pero ginagawa pa rin. At ang mas nakakainis, tuwang-tuwa ito pag nakikita niya naging reaksyon ko. Ewan ko ba ako yata yung tipo na kapag ginagulat parang nininerbiyos? Pakiramdam ko umaakit yung dugo ko sa aking ulo. Minsan nga nanginginig pa ako eh. Naalala ko pa na nakabasag ako ng baso nang ginulat ako ni Sir Austin. Speaking of Sir Austin, minsan na lang itong umuwi. Simula nung unang araw ko dito, siguro nasa 3 o 4 na beses lang. Ang sabi ni Nana, ganun daw talaga ang mga ito kahit sina Madam. Madalang daw talaga ang pagbisita dito sa mansyon. May ganun pala, no? Iba pala talaga pag mayayaman. Siguro sa dami ng bahay nila, hindi nila alam kung saan talaga mamamalagi. Ba't ba naman kasi trip ng mayayaman magpagawa ng madaming bahay? Tulad na lang kina Madam, madaming bahay, iisa lang naman ang anak. Tsaka si Sir Austin may sarili ding kondo sa syudad. Sabi ni Nana doon ito, namamalagi kasi nga busy to sa negosyo. Hoy girl, tulalay ka na naman. Hanggang ngayon iniisip mo pa rin ba yung tiyahin mo? Tanong na Gina sa akin. Alam ng mga kasamahan ko dito sa bahay ang nangyari sa akin bago ko napadpa dito. Kinuwento ko sa kanila dahil nung bago pa lang ako, ilang beses nila akong nahuhuling umiiyak. Siyempre, di maiwasan. Kahit naman ganon sa Chang siya nang nakalakhan ko. Kahit papaano namimiss ko rin to. Malakas na buntong hininga ang aking pinakawalan bago sinagot ang tanong ni Gina. Oo Gina, hindi ko kasi maiwasang mag-alala kay Chang, lalo na ngayong walang nakakaalam kung saan to pumunta. Hay naku girl, matanda na yung tiyahin mo for sure. Kaya nang dumiskarte para sa sarili niya, ano ka ba? Tsaka girl, huwag kang masyadong concerned nun. Di naman maayos ang trato ng tiyahin mo sa'yo noon eh. Maldita ang sagot nito. Di mo kasi ako naiintindihan Gina, si Chang lang ang meron ako. Kahit ganun siya sa akin, okay lang. Siya kasi yung nag-iisang kamag-anak ko. San ba kasi mga kapatid ng nanay mo? Diba sabi mo, pinsan lang ng nanay mo yung tiyahin mong nagpalaki sa'yo? Kuryosong tanong nito na ngayon umupo na sa harapan ko. Di ko rin kasi alam eh. Wala namang kinuwento sa Chang sa'kin. Ang alam ko lang, pinsan siya ng mama ko at saka sa kanya ako iniwan nung namatay ito pagkabanganak sa'kin. Iwala nga akong larawan nung malit pa ako eh. Di ko rin alam anong mukha ni nanay. Tsaka itong asul kong mata, baka sa tatay ko to yung mana kasi walang lahi si na Chang eh. E di sana nagtatanong-tanong ka sa mga kapitbahay ninyo, baka may alam ba ngayon tungkol sa nanay mo? Gina, halos lahat dun sa barangay namin na tanong ko na, pero wala talagang makapagsabi. Wala nakakaalam ng kwento ko. Sabi pa nga ng kapitbahay, 5 taon daw ako nung dinala ko ni na Chang at Chong doon. Nung una nga nagtataka pa raw sila eh, iyak ako ng iyak. Pero kalauna naging masayahin daw ako. Malungkot kong tugon dito. Minsan naiisip ko, ano kaya naging buhay ko kung hindi namatay si Mama? Siguro ibang iba sa buhay ko ngayon. Tsaka paano kaya kung makita ko yung papa ko? Tatanggapin kaya ako? Naku girl, hayaan mo na. Ang importante, buhay ka at maganda ka. Tingnan mo nga yung sarili mo, mukha kang artistahin. Kala kung anong inakita ko talaga sa'yo eh, nagpapanggap ka ng nakasambahay. Girl, konting bihis lang sa'yo, mapagkakamalan kang amo eh. And speaking of bihis, mamamasyal tayo ni Nana sa katapusan. Pag nakasahod na tayo, bili tayo ng mga bagong damit para presentable tayo pag may bisita sa bahay. Tuwang-tuwa nitong sabi sa akin. Makikita mo talagang excited tong bumili ng mga bagong gamit. Sa bagay, tama si Gina. Yung mga damit ko paulit-ulit na lang. Luma na ngayon t-shirt ko at halos mabubura na yung tatak, kakaiba, kakalabat pagkatapos gamitin. Nga pala, bakit ka nandito Gina? May kailangan ka? Oh my gosh, nakalimutan ko girl. Sabi pala ni Nana, palitan mo daw yung kurtina sa kwarto ni Sir Austin. Baka kasi umuwi mamaya, alam mo na, Biyernes ngayon. Tsaka pati na rin yung guest room girl ha. Minsan kasi nagdadala ng bisita si Sir Austin. Pag nasobra ng inom ang mga to, hindi na pinapauwi ni Nana. Doon na lang pinapatulog sa guest room. Ah, ganun ba? Alang ang sagot ko. First time ko kasing pumasok sa room ni Sir Austin ngayon.
Dati kasi si Gina lang kumukuha ng mga kortina sa lahat ng kwarto at tinalagay lang sa laundry area para malabhan. Oh, ba't ganyan ang pagmumukha mo? Don't tell me natatakot kang pumasok ng kwarto ni Sir Austin. Natatawang tanong nito sa akin. Nahihiya akong tumangon sa kanya. Nakakahiyamang aminin pero gano'n na nga. Hindi ko alam natatakot talaga akong pumasok ng kwarto niya. Pag napadaan nga ako doon, binibilisan kong lakad ko. Pakiramdam ko kasi nakatingin si Sir Austin sa akin kahit wala siya dito. Minsan nga iniisip ko napapraning na talaga ako. Ano ka ba naman girl? Ilang buwan ka na nagtatrabaho dito, hindi ka pa rin sanay? Tsaka walang multo sa kwarto ni Sir Austin girl. Kung meron man at singwapo niya, handa akong magpamulto doon no? Sabi nito at tumawa to ng malakas. Ano kayang nakakatawa sa sinabi niya? Parang wala naman. Loka-loka talagang babaeng to. Basta ba girl, pag minulto ka at kamukha ni Sir Austin, tawagin mo agad ako ha. Akong bahala sa multong yon at magmumultuhan kaming dalawa. Kurot noo akong tumingin sa kanya dahil naluluha na to katatawa. Ano nakakatawa, Gina? Alam mo ikaw kung ano-ano yung iniisip mo. Kaya minsan na pagkakamalan kang may sayad. Bahala ka na nga dyan. Aalis na ako at simulan ko ng trabaho ko. Baka mamaya mapagalitan pa ako ni Nana dahil sa'yo eh. Paalam ko sa kanya at nagmamadali akong pumunta ng guest room. Basta girl, yung sinabi ko ha, sabihan mo ako kung kamukha ko yung multo. Handa akong harapin yung multong yan. Pahabol pang sigaw nito na may kasamang tawa. Nailing na lang ako sa kalokohan ni Gina. Unahin ko munang linisan ng guest room kasi feeling ko medyo maliit to compared doon sa roon sa room ni Sir Austin. Pagdating ko sa loob, may nakalagay na kortina sa kama pati bedsheet na pampalit. Ang ganda ng kwartong to, sa isip ko. Iba talaga ang mayayaman kasi sa amin isang kumot at isang unan sa kabanig okay na. Kahit walang kutson, solve na ako. Pero dito sa kanila, iba pa tong kutson. Yung kobre kama, yung comforter at may isang kumot pa. Ang daming arte talaga nitong mayayaman. Tsaka nagagamit ba nila lahat tong kumot? Hay nako, hayaan na nga. Sundin na lang itong inuutos nila sa akin para matapos na ako. Inuna kong palitan ng mga kortina pagkatapos ay ang kama. Ang bibigat ng mga gamit nila pero hindi naman ako pwedeng magreklamo. Gusto ko sana magpahinga kahit saglit pero isang kwarto pa akong aasikasuhin. Nilagay ko muna sa mga labahan ang pinalitan ko bago ko lumapit sa kwarto ni Sir Austin. Pagpasok ko palang iba na yung pakiramdam ko eh. Nilibot ko ang tingin sa paligid. Tama nga ang sapantaha ko kanina. Ang laki pa talaga na salid ni Sir Austin pero wala tong masyadong gamit. Kulay puti ang pintura na may halong kulay gray sa ibang bang bahagi. May isang painting na nakasabit na may maliit na pangalan na kasulat sa Vincent Van Gogh. Siguro ito nga ang may gawa sa painting.